So, mo na to yung i-discuss, no? After aning discussion, ma-learn ninyo ni aning objectives na to. So, isa sa atong i-discuss is all about stress on circular shafts, no? Kani sila tanan, aning nakalista diri is related with torsion. Then another is maximum twisting angle in the shaft's fiber, okay? So, since torsion, no, gilubag nimo ang something material, magka najud na siya angle nga angle of twist nga may tabo. So later on discuss na to unsa na siya. Then naapod tay non-circular solid shafts, no? So by the name itself, non-circular, so dili siya circle ang iyang cross sectional area. Then another is ang flange bolt coupling. So, okay. Let's start with defining what is torsion. Okay? So, torsion is the action of twisting or the state of being twisted, especially of one end of an object relative to the other. So, torsion on shaft causing shearing stress on the shaft. So, let's say naadaw tay shaft, no? Wait lang. Nasaan akong pointer? So, naamoy shaft. Nagiana. Ay. Ano lang. Na. Lingin na siya. Circular. So, let's say dire, naka-steady na dira or naka-fix na dira nga part sa isa ka wall, no? Ato na naon, bakal kibali ni siya. Then, kung ato na siyang tuyukon, aksyon na natong tuyok ana nga direction. Ana. Kasi may tabo. Mira floor. Unsay mahitabo? Malubag siya, sir. Tapos na ay specific angle na makakuan. Yes. So, mo to, no? Mo na siya ay isa ka mo na siya ay pasabot sa torsion, no? Kung ang isa ka butang ato siyang butangan og force nga patuyok or patwist, no? Na siya ay ginatawag nga torsion, then napoy mahitabo sa iya nga shearing stress, then afterwards na ay angle of twist na mahitabo. So makita ninyo dere sa right side, about kung right ba na sa inyo or left, masasako kay right side, no? Kaning mga gears, no? Kanang gears, isa po na siya ka example, no, nga kanang kasagaran bitaw gina-applyan og torsion, no? Kay since si gear, nagatuyok man na siya, kaning part nga kaning diri sa tunga niya, no, kanang shaft niya draa, mo na ginatawag nga mga shaft, no, kana, basta dagan man na kay draa, makita ninyo, dira, nag-apply ang twisting. So, unsa may ilang ginabuhat para dili makuha ng twist niya, dili siya matlubag ng mga bakal niya draa. So dapat ang ilahang mga materialis ani kani siya is kusgan, kusog, no? Kusog siya og kuan nga mo prevent ma-twist siya, kay kung ang bakal ma-twist na nimo gani na siya, na mahitabo ana niya. Mao na ni siya. Ana siya ay shearing stress. So kadugayan maputol siya. Di ba? So mo na ang kailangan nato i-study ang torsion sa isa ka butang. Okay. Para makabaluta kung asa lang siya taman, unsa yang limit nga force or stress nga makaya niya para dili siya madaot. Okay? So solid shaft. Isa ni siya ka example sa ma-applyan natong torsion. So kung atong shaft daw kay solid, unsay pasabot? Ang inner part niya kaning part, let's say akong ikuan ha 2D lang. Mao na siya, tingin man siya circular. So kana tanan sa sulod ana dira is ana siya dira ana dira solid, no? Wala siya bangag. So mo na siya ginatawag nga solid shaft. Klaro naman kayo. So kung nadaw mo iya na, tas gi-applyan ninyo og torque, no? Dire, gi-applyan ninyo og twisting ana kaning arrow kaning green. So kaning part dire ya. Ato na siya measure, mo na siya ang diameter ninyo, di ba? Okay? So,
kung iyan eh gani ang problem na siya ihatag nga mingin siya nga solid shaft something iyan na gi-applyan og torque or twisting niya, gi-twist niya. So ang inyong formula ana niya is S is equal to 16t over pi d cube. So where d is the diameter, t is torque carried, then S is for shear stress. Yan. So another, no, is ang hollow shaft. Okay. Kani pod makita niyo sa drawing na nato. Mao na ni siya, oh. Hollow siya, bangag na nadira sa sulod. Then makita ninyo na tay d nga dako, na d nga gamay. So ang d nga dako, mao na siya ang outside diameter, then d nga gamay is inside diameter. Okay? Then ang iyang formula para ani is nabag-o na. Nahi mo na siya ang 16td all over pi times d raised to 4 minus d raised to 4. Gamay yung dako nga letter d. Okay? So, torsion, relation between torque T, speed of rotation N, and power P on a rotating shaft. Yun. Okay? So, makita ninyo, no, daghan siyang formula. CP for kani watts ang imong output, watts lang gyapon, horsepower, then horsepower. Okay? So, kani siya diri no. Ang pinaka main lang jud ani niya nga formula or power lang ha, P is equal to capital N then T. Okay? Ang N ninyo dira a naka rad per second. Okay? Naka radian. So diri niya kay naka revolution per second naman ni diri no. Lahit ni siya, revolution per minute. No? So kung di na mo gusto mahasol pa, mag-memorize sa mga formula niya, pwede man ka ni. P is equal to NT. So later on, atura ng tagantang example para ana, para di mo maglibog. Okay? So kung gusto dyan ninyo maglibog-libog sa inyong kagalingon, da, hala o, oh, kung ano na ninyo, memorize na ninyo. Okay? Sige. Then next, oy, nanadita sa example. So, humana ta sa itong discussion para ato. Yato ra siya kadali ang torsion. No? Di na kayo na ito i-complicated. So, example number one. What power in kilowatt can a 10 millimeter diameter solid shaft can transmit at 30 revolution per second if the allowable torsional shearing stress is 40 megapascal? Okay? So, akong suggestion sa inyo ha, pag mag-solve mo no, kung nakita ninyo sa other videos na ko, is, unsa man, datong buhaton para hanay, Chato. Mark Ivan Chato. That ang given, sir. Yun. Kana dud permintin niyo ang unahon. No? Kani siya, gitrain ta mo aning, isulat ninyo yung given da ano. Kay para pag abot ninyo sa board exam ninyo puhon, layo-layo pa man to, pero maanad na mo daan ba nga, ipang spot bitaw ninyo, ispot ninyo kung asa diri ang mga given, asa importante sa given niya, unsa ni siya, o para asa ni siya. So, kung karon pa lang daan, ninyo nang ginaanad ninyong kagalingon, puhon-puhon, pwede na ninyo dili isulat, pwede na matamataho na lang kay, syempre, naanad naman mo. Okay? So, una na to is ilista ang tanang given. Given. Okay? So, unsa man yung una gihatag? Ang atong una gihatag niya, ang makita dyan na to diritso, is ang solid shaft. Okay? So, pag ingon niya ang solid shaft, na namoy idea da yun, unsay formula niyang gamitan, di ba? So, atong button, ipanglista na itong mga numbers daan. So, una niya gihatag isang diameter, no? Diameter is equal to 10 millimeters.
Or kung ato na siyang i-convert og meters, mahimo na siya og ilaman. Ilaman ayan turing. 0.1 sir meters. Meter. Perka? 0.01. Ay, wait lang, sir. Na. Dira na jud ka karon ayan. Wait lang, sir. Ako sang kon akong calculator, sir. Ayoy, wala ka nagandam daan. Wala, sir. Namugod ko sala ka. Ayaw ko sasakyanan, sir, ba? Ah, okay. Oh, sala all. Ayaw na, Miraflor. Ayaw na, Turing. Na si Miraflor. Nag-answer na. So, ang answer is 0.01 meters. No? Mauna siya daan. So, isa po ni sa inyong timanan daan, ha? Kung sa given gani, makita ninyo, ang iyahang ipanggamit tanan is SI units, inyo rapon ang ipang SI tanan. Then, kung inyo, ang given niya naka-English units, like naka-pound siya, naka-feet, inyo rapon siyang ipang convert, dito rapon sa yaha, no? Kaya nakita man good na ko sa mga sim, or sa mga inyong mga activities ba, no? Naamang goy uban nga i-convert pa, let's say naka-pound siya da ano, i-convert pa jud nila into Newton. Nga pwede naman ang answer ninyo naka-pounds lang. Okay? Para di na mo maglisod kayo. So, okay, padayon ta. Then another nga gi-given is 30 RPS. Okay? Unsa man na siya? O na siya to ang N. N na to is 30 RPS. So, ang atong gingon kayo na, i-convert na to og naka radian, no? So, i-times run na nato og pila man. So, ano na na? Sa one revolution, di ba, revolution na ng R niya, dara, ah? One revolution is 2 pi. Di ba? 2 pi rad. So, ang answer na niya karon for N nato will be, ilan man? 60 pi na lang, no? Ano na nato? 60 pi rad per second. Okay? Then, another yung gi-given is ang shearing stress. So, nasa stress is equal to 40 mega pascal. Okay? So, kompleto na ito ang, ano? Ang ito ang given. Kaya mura may makita na ito. Next na ito buhaton is ilista na ito tanan formula nga pwede na ito magamit dari sa ito ang problem. So, for formula, syempre, nakita na ito kayo ng solid shaft sa itong kuhaon nga formula. So, formula na ito is S is equal to 16T all over pi d cube. Okay? So, makuha na to ang T na to dira karon. So, unsa pa yung laing ipangita? Power man yung ipangita. Power. Power in kilowatt. So, formula sa power gay na para di na ta maglibog atong mga memorization. P is equal to NT. Yan. Okay? Yan na lang. So, before na to masolve ang power, kailangan na to si torque, di ba? So, pag solve po ng torque, magamit po na ito ng first formula. So, solution na ta. Solution. So, S, naman tayo S, given ang stress niya, 40 times 10 raised to 6 pascal. So, di na ako isulat ang unit ha, para diretso na ta. Is equal to 16 times T. So, T na to is unknown. Then, pi d cube. So, D na to dapat naka-meters. So, kato, yung i-convert kayo na, maroon itong gamiton. 0.01 cube. Okay? So, shift solve. Sa karon is equal to 7.854 newton meter.
Nabay dili kabalo diri mag ship solve. Wala. Kabalo tanan. Yes, kabalo tanan. Oh. Ano may naningog? Kabalo sir. Gi-check ko lang balas dito sir. Okay, okay, okay. Sige. Naman ko yung nakutan na last time in sound pag ship solve. Dili ba to sa inyo ha? Boot lang sir. Okay, so mao na inyong torque. Kuha na inyong torque. So karon, next ninyong target is ang power. Power is equal to NT, di ba? Then power, so na naman mo yung N, di ba? Katong i-convert na to, naka radian mode. So 60 pi times T, na torque na to nga 7.854, di ba? Okay? Paano ninyo? Okay. Sabta na daw. So, ang power ninyo karon dira is equal to, pila man ako, times ninyo? 1,480.44, sir. Okay, 1,480.44. Naka-unsa pa man siya? Naka? Watts. Tama. So, atong kipangita is kilowatt man. So, diritso ra nga 1.48 watts. Neglect na nato ng 0.44. Ay, kilowatt eh. Okay? Muna na ito ang answer karon. So, dali ra kayo no? Yan na ra, pagkuha sa combination, pagkuha sa shearing stress, nga gamit torque, o sa power nga needed para makuha na nimo. Okay? So, another example, what is most nearly the largest torque that can be applied to annular shaft if the stress is not to exceed 110 megapascal? So, the inner and outer radii of the shaft are 15 mm and 25 mm. Okay? So, unsa man ninyo hang makonclude aning example? Romero. Si Kuan na lang. Algabri na lang. Unsa man ninyo hang first impression aning problem? Nasa limit, sir. Marami may ingon ako, sir. Yun. Tama si Toledo. Algebra. Ay, halos siya. Sorry. Oo. Okay. So, ang isa ka timanan ninyo, no? Ilang i-describe ang hollow shaft. Di nila ingon na nga hollow shaft. Chamba na na kayo. Ang ilang ingon na na, annular shaft. Okay? Kaya ang pasabot man na ng annular is ring-like siya, no? So, dirin ako sa kikilid, di buta nga. Kung ring, ana man siya, di ba? Naibangag sa tunga. Tama ba? So, kung ay mo nang i-3D, hollow, dyan na siya nga shaft na may bangag sa tunga. Okay? Sabtan? Okay, silence means yes daw, ana sila gay na. So, karon, ang nanatubaton is ilista na to ang given. So, unan niya gihatag is ang stress nga 110 megapascal. MPa. Okay. The inner and outer radii of the shaft are 15 mm and 25 mm. So, inner sa tao na. Gamay man itong D, di ba? Kung ang 15 mm, i-convert na to o meters, pila man? Pila man chatu. Oy, nana, naka-answer na si Miraflor. 0.015, no? 0.015 meters. Then, for outer diameter, which is 25 mm, or pila man eh? Pila man ang 25 mm? 0.025, sir. Okay.
0.025 meters. Okay? So, tama ba itong ipanglista tanan? Tama ba, Perez? So far, it's po. Okay, okay, tama. Ikaw, Koan, Balvin. Tama itong ipanglista, Balvin? Right, sir. Ay. Namoy, mali. Pili, tama itong gilista. Nga naman, ang iyang ingon, tanawan niya balik ang question, outer, inner and outer, radii. So, pasabot, mga radius lang na siya. Diba? So, kung ato na siyang himog diameter, dapat, i-times 2 na ito na siya, no? So, utroho na ito atong gisulat. Wait lang. Pointer. Eraser. So, ako na rin baguhon. So, kung 0.015 times 2, so may mo siya ag ilaman? Sakto. 0.03 meters. So, itong inner is 30 mm or 0.03 meters. While ang ato ang outer is 50 millimeters or 0.05 meter. Yun. Okay. So, maura na ito ang kailangan. Okay. So, formula. So, since nakabalo naman tagay na, pag spot pa lang na ito sa ito ang question, no, nga, hollow shaft siya, ang iyang formula is stress is equal to 16 TD all over pi times D raised to 4 minus D raised to 4. Yan. Moro na ang inyohang formula nga kailangan. Diba? Kay torque naman yung ipangita. Huh? Largest torque. Okay, makuha na itong torque dira. Ah. So, solution. So, sa itong button, ito lang ipang substitute ang itong mga nakuha na itong given para paspas rin. No? 110 times 10 raised to 6 is equal to 16 times T, which is unknown. Then, ang D na ito, outer diameter, which is 0.05 all over pi times D raised to 4. So, 0.05 raised to 4 minus 0.03 raised to 4. Okay? So, chip solve. Isa na ninyo. Chip solve. Makuha ninyo ang iyong torque, which is equal to ilaman? Ilaman ang iyahang torque? Pa, wala pa yung nagawa sa inyo ang calculator. 2,349.91, sir. Yun. Sakto. 2,349.91. Ay. 2,000 lang. 2,349.91 newton meter. Yun. Mauna siya ang kuan unit for torque. Okay, sabta ninyo? Gets na siya? Yes, sir. Okay. Sige. Proceed ta sa ato ang next topic, no? Which is all about maximum twisting angle. Okay. So, gaina, makuha na to ang torque niya, no? Or ang stress niya while gi-twist na to ang isa ka butang. Kani, circular nga shaft. So, karon makita na to or masolve na to ang iyahang angle of
twist. Maximum twisting angle, no? Mo ni siya. So, kung kaniyo makita ninyo dere, ako lang i-drawing ha. Na siya. So, let's say, mo ni yung original na position, no? I-apply yan ani mog twist torque padulong dito, twist or torque padulong dito. Ang naitabo, mo reposition na siya, di ba? Motuyok mo na siya. Yan. Mo na nayahang bago nga position karon. Then ang angle nga na forma na niya, no? Mo na siya dira. Mo na na nga to ang ginapangita ani nga topic. Okay? Paano niyo? Yan na siya. So note, when the shaft is rotating, the shaft fiber will be twisted at some angle. So mo to kung explain gayon na. So para makuha na to ang shaft or ang twisting angle niya, natay formula nga theta is equal to TL over JG, no? So which is si theta mo na tong angle deformation, angular deformation or twisting angle na to. Then T is for torque, then L is length of the shaft. Okay, kita ninyo no, mo na siya, na L dira a. Kani siya length sa shaft. Okay? Then naabot tayo J, so polar moment of inertia of the cross section. So mo na siyang moment of inertia niya, no? Na naka-polar. So ato ra ni discuss taud-taud. Then G is the modulus of rigidity of the shaft material. So sometimes called shear modulus, okay? So mo na siya. Kung dili given, no, dili given sa problem unsa ang modulus of rigidity, no? Mo na siya ang inyong gamiton. Either magamit mo kung naka SI unit, no? 80 gigapascal. While kung naka English units mo, 11.5 times 10 raised to 6 PSI. So, kana ang duha, memorize na ninyo. Ha? So, kana siya nga koan, modulus of rigidity is for steel. Na? Ay mo kalibog ha, for steel lang na siya. Then for other nga material, wala koy lista dire. Dili man pud kay siya ginagamit good, mostly steel jud siya. So, dira lang ninyo i-focus ang inyong attention sa steel. Okay? Kaya kung magamit mo sila line material, ginagiven na nila ang modulus of rigidity niya. Okay? So, ang formula sa J po na to, no? Is, nag-iapon siya, giseparate po siya. Napo siya for solid, napo siya for hollow shaft. So for solid mo na yung formula pi d4 or pi d pi diameter raised to 4 all over 32 for solid shaft. Then for hollow shaft, pi times the quantity of outer diameter raised to 4 minus inner diameter raised to 4 all over 32. Okay? So relation between Poisson's ratio nga naka mu, modulus of elasticity, capital E, and the modulus of rigidity, naka letter G. Yan. So, kung naay problem nga ginalisod-lisod mo, no, dili nila ihatag ang modulus of rigidity. Na sila ihatag nga Poisson's ratio and the modulus of elasticity. So, mano siya ang formula po niya. G is equal to E all over 2 times the quantity of 1 plus mu. Pero, kaning mga yan eh, kaning si modulus of rigidity bitaw, dili i-given, gamitan pa ni formula, is panagsara kayo po. So, inyo lang gapon siyang i-familiarize, ayaw lang gapon nyo i-take for granted, no? Nga, di man kayo daw magawas, di na lang na to i-memorize or di na to praktisan, di na to i-familiarize, ana. So, isunod lang gapon nyo sa inyong huna-huna. Ang ako lang gingon is dili kayo priority. Daghan man gog mas deserving i-memorize nga mga formula compared sa apilon pa ninimo. Kay
since nakabalo naman pod mo, 'di ba, sa mga standard niya, kung steel 80 gigapascal or 11.5 times 10 raised to 6 psi, 'di ba? Dali ra kayo niya ma-solve na. Okay? So kato mo na mga formula. Then let's proceed sa atong example. What is most nearly the angle of twist for an aluminum bar? Tay. Aluminum, steel man to tong gistudihan, pero manun sa natong pagbasa na. For an aluminum bar of diameter 0.6 meters and length of 17 meters, subjected to a torque of 11 kilonewton meter. So the shear modulus of elasticity or letter G niya is 26 gigapascal. So kita ninyo, 'di ba, nga if lain nga material ang gamiton, dili steel yang gihatag, 'di ba? Kita ninyo? Okay? So nakuha ninyo? Sabta ninyo? Yes, sir. Any questions? Wala, sir. Okay. So ato nang isolve. Una is ilista na to ang given. Given. So unsa yang gihatag? Diameter, no? Of 0.6 meters. So diameter is equal to 0.6 meters and length 17 meters. Subjected to a torque, so letter T is equal to 11 kilonewton meter. Okay, so the shear modulus of elasticity, so given ang G is equal to 26 gigapascal. Okay, so mora na yung gihatag. So karon, pangitao na to ang formula nga mabagay ani nga problem. Okay, formula. Unsa yung ipangita? Angle of twist. Diba? So, ikan sa itong gidiscuss, angle of twist, theta is equal to TL ni JG. Yan. Yan na rin na mo pag-memorize, guys, ha? Manang ako na pong gikwantin nyo. So, makita na to sa formula nga kulangan pataog letter J, diba? Or katong, sa itong letter J, polar moment of inertia. Okay? So, ang formula for J is equal to, so makita ninyo ang atong problem, di ba? Unsa man ni siya Romero? Solid or hollow? Romero. Ay, unsa to, sir? Bakit, sir, marag robot nung gudari, sir? Ha? Kuntay robot. Murang kanang ano dili na ko masabtan kay hinay akong connection. Ah, okay. Sige. Unsa man ni siya kanang hollow or kon solid shell? Hello sir, hello. Yon. Dili. Solid ni kon Romero. Ay, anong, solid. Sorry sir. Ay, wala man siya gihatag nga ko ano. Outer o inner diameter. Isa ra ka diameter man yung gihatag. Okay, Romero? Kuhanin mo? Okay. Okay, sir. Okay, salamat. Okay. Okay, thank you, Romero. So, since solid siya, no? Ang formula for solid is pi d raised to 4 all over 32. Okay? So, nanatanan. Nakuha na nato. Una na to buhaton, or una na to isolve, no? Eh, si J, dyan ito na, Honsa. Eh, para secure na dayon ta sa itong angle of twist. Okay, si J is equal to pi. Ang D niya is 0.6. So, since naka-meter na siya daan, di na nato kailangan mag-convert. Okay? 32 raised to 4 na, ha? Okay? So, atong J dira karon is equal to, pila man? 0.0127, sir. Okay. 0.0127. Yan. Muna itong J. So, karon next na to is ang theta. No? TL ni JG.
theta. Since kompleto na, ipang substitute na nato, 11 kilonewton, so 11,000 na siya, di ba? Times length niyang 17 meters all over. Ang J niya is 0.0127. Times the G nga, 26 times 10 raised to 9. Yun. So, ang theta na to dra karon is equal to ilaman? Pila tong theta? Five point 66 times 10 to negative 4, sir. Okay, sakto. So 0.000566. Yan. So ang iyang unit pa ana is naka radian. Okay. So para sa kuha, kung mag final answer ta, I think mas nindot kung maka-degree siya, no? Naka-degree. Okay, so unsa ka na to pag-convert si radian to degrees? So i-times lang na nato og 180, na? 180 degrees all over pi. Okay? Mora na siya. So kung from degree pod to radian, balihon na nato ni pi over 180. Kabalunan mo na. No? Sa ka to, pag radian to degrees, so times 180 divided by pi. So atong theta dra karon is equal to pila man? degrees. Okay? So pites na ni siya, naka 3 decimal point. Okay? So muna na ato ang angle of twist for the aluminum bar. Kung applyan na to og torque nga 11 kilonewton meter. So kani nga aluminum bar, no? Kusgan na kayo. Kusog dako na kini ang torque ko, 11 kilonewton. Then ang na-twist ay gamay ra kayo. So, yan, dira ni mo ma-determine, no, kung sa kana nga torque or sa kana nga force, kana nga stress, madaot ba ang inyong butang or madaot ba ang inyong shaft, 'di ba? Okay, sige. Let's proceed to the non-circular solid shafts. Okay. So, for cross section, square cross section each side of length A. Kung ato na siyang naka front view, no? Ana lang na siya. Di man klaro, basta square, no? Ana lang. Yan. So, muna yung circular cross section. Ay, circular noon. Cross section lang na niya, ana. So, kanya yung side A. Side A po na niya. Side A, side A. Square man siya. So, ang formula niya for shearing stress, no? 4.80 all over A cube. Then for the theta, 7.1 T times L all over A raised to 4 G. Okay? So actually, kani si non-circular solid shafts, complicated kay na siya pag i-solve ninyo, no? Katong manumano jud niya pag-solve. So karon giyatagan lang tamo og ingani, kanang nanay formula daan ba? Para di na mo kayo ma-hassle. Okay? Then next, is for triangular cross section, so equilateral triangle each side of length A, na A yan. So mao po niyang formula for shearing stress, 20T all over A cube. Then ang theta niya, 46TL over A4 raised to G, ay A raised to 4 times G. Okay, for elliptical cross section, so naka-ellipse ang yahang cross section. Ana na lang. Okay? Diba na kaya na? Ayaw lang ninyo i-mind ang drawing, ha. Basta yan na siya forma. Okay? Then mauni ang A, gikan lang dira, ha. Dira manang A. Then dira to dira manang B. Yan. Okay, so ellipse. Mara yung formula, shearing stress is equal to 2T all over pi AB squared.
So ang theta po niya is a squared plus b squared times tl times pi all over pi a cubed b cubed times g. Okay? So let's have an example para masabtan ninyo. A brass wire of triangular cross section 2 millimeters on a side. If the yield stress for brass is 205 megapascal, determine the maximum torque to which it can be subjected so that the wire will not yield. Yun. So, inyong i-determine ang torque or maximum torque, no, para dili ma, naman, dili matuyok, no, dili matuyok ang, or dili ma, deform ang inyuhang wire, okay? So, given na to is ang cross-section, triangular siya, so ito'y drawing na lang. Triangular, then there is 2mm, 2mm, and 2mm. Okay? So, kung yan na, atong A is equal to 2 millimeter. Or, pila man yung pag naka-meters? Pila siya? 0.002. Yun. 0.0002 meters. Okay? Ay, sobra rag zero, no? 0.002 ra. Saan mo itong mouse? Eraser. Uy, duha pa dyan. Okay. 0.002 meters. Yun. So, unsa pa yung line given? So, nasa yung stress. 205 megapascal, no? Then, maulang. Okay? So, formula. So, katong gihatag na ko gayon ng formula for triangular cross-section, no? Yung formula is S is equal to 20T all over A cube. For triangular lang na siya. Okay, solution. So, natay stress nga 205 megapascal is equal to, wait lang, dapat naka, okay, 205 times 10 raised to 6 is equal to 20 times T all over ang A na to nga 0.002 cube. Okay? So, ship solve. Makuha ninyo ang T is equal to ilaman? 2,349.91. What? Dili siya 20,500. 20,000. Ay, wala po di ko naka-square, naka-kuhan, sir. Raise to 3 na, ha? Naka 3. Wala po di naka-raise to 3. Ayun. 0.08. Ayun. Ito. 0.082 newton meters. So, makita ninyo, gamay ra kayo og torque nga pwede nyo mo ma-apply sa katong brass wire nga triangular cross-section, no? So, dili ni mo kailangan tuyukon og kusog kay madaot na siya, ma-deform na siya. So, ang iyaharang maximum allowable torque is 0.082 newton meter. Okay? So, another, or for our last topic, which is the flange bolt coupling. Okay? A flange bolt coupling is driving coupling between rotating shafts that consist of flanges or half couplings. So, one of which is fixed at the end of each shaft, the two flanges being bolted together with a ring of bolts to complete the drive. So, best example aning flange bolt coupling, no, is ang koan, ligid. Ligid sa sakyanan. Kita mo na, di ba? Kita mo? Tama nyo tiro mag-ligid. Okay? So, ang iyang pasabot tira, kaning flanges, no, ang sa pag-terminate sa inyo kung nakailaba mo
ang hub niya dito sa sakyanan sa axle niya dapita og ang iyang yantas no mo na siya ang ginatawag niya og flanges. Then gifix na sila duha or gidikit na sila duha through a bolt no. Yan. Okay? So ang flange then ang bolt mo to sila ang nagcoupling para ma-connect nimo ang ligid og ang iyang differential sa sakyanan no. So another example lang eh para makita ninyo mo ni siya. Okay? So makita ninyo na separation between the duha ka object no kani siya kana separation na siya dira. So mo ni siya dire nga part kana flange na sila no na dire sa ubos so makita ninyo. Mo na sila mga flanges tawag na nila. So para masabay na sila duha og tuyok no para way mabilin gi-connect na ninyo through kani unsa man ni siya moni ang bolt no connect nimo so pag connect nimo nang duha unsa may mahitabo masabay na sila og tuyok duha karon kung tuyokon sakto ko ano niya copy okay sige may tubag okay yes, so kung ato po siyang i-front view no yan eh may tabo makita ninyo na ay mga bolt na kana na siya'y punong bolt gigamit so kana mga bolt mo na siya ang equal ang distance na nila tanan naka balance na siya dapat okay so mo na siya ang mga atong mga variable nga ipanggamit so D is for the diameter of each bolt. So kailangan nato kuhaon ang diameter sa kada bolt no. Anong gagmay kayo? Ana. Then N, number of bolts, pila ka bolt yung gigamit. Radius of the bolt circle no. Radius sa inyuhang sir kaniyo from bolt to bolt. Yan, ito dira. So naman na siya dira, diba? Connect na sila duha. So ang katunga na mo na ato ang big letter R. So radius sa bolt circle. Okay? Then S for allowable shearing stress on bolt. Then P, resisting force exerted by each bolt. Then A, cross-sectional area of each bolt. So formula niya is S is equal to P over A. So where A niyo or area, cross-sectional area sa bolt is pi over 4 times D squared. Then para makuha niyong torque, T is equal to PRN. So, moto siya. Pasabtan ninyo, taganta mo example. So, a flange bolt coupling consists of 8 steel 20 mm in diameter bolts spaced evenly around a circle, a bolt circle 300 mm in diameter. So, determine the torque capacity of the coupling if of the allowable shearing stress, if the allowable shearing stress in the bolts is 40 megapascal. So, given no una niya gihatag ang n no number of bolts 8 then diameter sa bolt 20 mm so kung convert ani og meters pila na ni zero. 0.02 meters yan sa so, payang gihatag lain bolt circle diameter so atong ipangita radius man di ba radius of bolt circle so i-divide to nato ng kana so mahimo siya og ilaman 150 mm or kung i-convert na og meters pila man na siya pila siya. So 0.15 meters na siya no. Then lastly, ayang gihatag is ang stress. So 40 megapascal. So formula, unsa man nga mga formula ato ang gamiton ani niya. So una, kuhaon sa nato ang
circular area, no? Sa ato ang bold. Ay, ang area dai. Cross-sectional area dai sa itong bold. So, pi over 4 times d squared. Then, sunod. Unsa pa nga formula itong gamiton? So, itong stress is equal to force over area. Okay? Sa pailain. So, lastly, katong torque is equal to P R N. Ay, N rin na. Ayun. So, una, kung sa itong cross-sectional area na, solution. Area is equal to pi over 4 d squared. So, diameter is 0.02 squared. Pila ang area niya karon? Pila ang area? -3.14 × 10⁻⁴, sir. Okay. 3.14 × 10⁻⁴. The next na tukwa on is ang P. So, S is equal to P over A. So, pwede po nato na siya may mog. P is equal to SA, di ba? So, P is equal to, pilay S niya, 40 × 10⁶. Area na to is 3.14 × 10⁻⁴. Pila na ang P na to karon? $12,566.37, sir. 12,566.37. 37. 37, yun. Nalang sa. Okay. Then lastly, kung ano to ang torque niya, is equal to PRN. Okay, so torque is equal to P na to is 12,566.37 times ang R is 0.15, no? Then ang N is 8. So pila na ni siya karon? Sakto? 15,000 Newton meter. Okay? So, mauna na ang ato ang torque torque capacity sa coupling na to. Ito itong gisumpay na. Mara na yung maximum. The, kung malapas na, mabali na siya or madaot na itong mga bolt ni mo. Okay? So, before ta mag-end, naku-share sa inyo na no, kani. So, the importance of small steps. Kana lang. Dali daw. Pasabot rana nga, ano, dili lang ninyo dali on tanan. Hinahinay lang good. At least, na-improvement. Kaya kung dali-dali on ninyo, kita ninyo na ang isa dara, no? Ang naka-blue. Nga, gusto niya dagko da yun. Yahang mga kuan. Dagko da niyang step. So, kani, di lang niyo ma-apply sa inyong pag-eskwela, ma-apply po niyo sa real life. Okay? So, hinay-hinay lang dyan, terminate. Dili, mag-dali. Para di mabanggaan. Or para makasaka na lang, ano na lang. Okay? So, mora to, kung namo yung mga questions, additional, no? Additional questions, mga kalagot sa kinabuhi, or nasuko mo sa kuha, pwede rin ako nyo i-contact ka ng gihatag ng mga number, dira, ah. Kay, si Ivan, ay si Ayan dai, si Ayan, naman to'y kalagot na sa ko ah. Kautang siya sir. Wala sir. So, mora to na. Napabay question ninyo? Wala na sir. Pwede ko pabalik. Ano to? Pwede ko pabalik sa kato kung first nga topic, sir, katong last na example dito banda bago. Dili, dili ko. Topic. First topic. Alam nando? Yes. Kani? Nasa pinakauna. Mas makang-example sa... Ah, yes. Kani-kani, oh. May question ni mo.
Ah, okay na, sir. Naday. Imura di kong ipakapoy-kapoy. Hindi, sir. Na, natik na kanya, sir. Sir. So, mura to, no? Nari ko lang. Wala na mo yung questions. Thank you sa pag-attend, kira, no? Tapos, by the way, magkuha po ko dara og pang third exam na to. Kaso ha, dili same ang mga numbers niya. So, studyhin ninyo, yun sa siya pag-solve, ilisan ako ang mga number lang. Para ako pong libog-libogo ng problem kay para mabagsak si Ayan. Sir, pwede pasenog. Sir, mapost niya, sir. Pwede. Yes, ako nang i-post sa LMS. Dili lang karunda yun. Basin ugma na siguro siya ma-post. Basta ma-upload niya siya dito. Sir, pwede mga yung PPT, sir. Sa isend to DC, sir. Dili day ko. Gisugo ko ni mo, Muhammad. Atay, sir. Kana na lang ibagsak, sir. Yun na ako. Sige. Upload na ako ang PPT po dito para makita po ninyo. Sige, sir. Salamat, question. So, kung wala na mo yung question, next ko na po na to. Next discussion na po na to. Pohon. Okay? So, thank you and God bless everyone. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Get handsome. Sir.